Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sagunana na nepo sa padian pinangagian taw i al-ghusl kapay gusa minatay. Masi kena pasad rinto. Pasad na. May kadapon mga question lo na kay Segentor. Yataw nakaliksyor hane po sa padyan kapay gu sa mama. Yataw nataga ka kapay gu sa babay. Halos magidjambon harmumbide na paido. Lo sa kapadyapangan to sa aurat kailangan nagumanat siya ipadyapangan taman loy. Tama sa tama samba. Gumanat siya. Ha? Oh, kasi patay kay. Hay, buhay ka pa ngayon. Nandun. Kung babae. Tapos, kailangan ang maligo sa kanya ay babae rin na pinakamalapit sa kanya. Nanay niya, kung nauna siya sa nanay niya, kung wala, yung kapatid niya, lolo, lola, asawa niya, kung pwede. Eh, kung meron. Pwede yung asawa. Pwede yung mag-asawa na silang magliguan. Kapatid, pwede rin. At least babae. Bawal yung lalaki na mahram, ano niya. Mahram sa kanya. Kahit, ano, kapatid, bawal rin, no? Dapat, babae sa babae. Ang pwede sa babae, ito lalaki kung bata. Bata na hindi lumampas sa 7 taon, pwede siya liguan ng babae, no? Tulad ni Ibrahim, yung anak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bata pa lang siya ay patay na. Tapos hindi niliguan ng Prophet Muhammad, pinaligo na yung mga babae. Tapos binaliguan yung anak ko kasi bata pa eh. So yung lalaki pwede liguan ng babae kung ito ay bata. Kung sa babae ang liguan, yung kababay, ano ba, sa pangataman siya ay umanat siya tamanlo. Eh sita babae mo ni papaygulon. May tumbay o kita kapa pegulon may tumba sa ni pamando to hane po sa ni padyan. Na, yabong bidaya na siya sa kano, siya kano bukin. Bukin na pechulapidan sa makatalo, talotiman. Aran siya eh, kaya na babay, malam di bukin na. Niya mamay niya kapaba. Chulapidan ini eh. Kata ni pechulapidan, gino, papadalian na to kumaya eh. Na, taloka sulapid. Taloka sulapid, dua siya, saulosani. Tapos ay pagkuan aloy. Ipa selain sani. Tani papatayun tunan. Ito ba yung bidayan? Sa kapapay gulo nanto. Bali, sama ito napasad din, maigo. Siya taw pagalat sa Al-Kafan. Pangagian taw yung Al-Kafan. Armon bidayan ang mamando babay. Uming ka mama na salasu lafaif. Telu lapis. May ba sa pinggula taon niya? Niya ba? To kailan sa video? Tatlo. Pero kailangan puti lahat. Ah. Sampul lang ito. Sampul lang kasi wala tayong ano, sampul lang to. Walang, wala tayong puting ano kasi hindi naman to patay. Hindi tayo nakabili. So puti ang sunnah. Pwede rin ganito. Kung sakaling walang puti, pwedeng pang sapot to, no? Pang ano, pangkapan sa kanya. So balit ay ang sunnah ay puti. Ha, ayon sa hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamagandang kulay ng pananamit ay puti. At sa kasabihin ng Prophet Muhammad ay gawin niyo itong pangkafan sa patay ninyo. Dito sa pagkapan, una-una sa pagkapan tayo, itong tinawag na kafan, yung pagbalot sa patay. Pinakamagandang pangkapan sa patay ay yung sarili niya mismong pira ang pangbili. No, halimbawa may nagtulong-tulong para sa patay, kung meron siyang sariling pira, ang magandang pangbili doon sa kafan niya ay yung sariling galing mismo sa kanyang pira. No? Halimbawa yung patay, may pira siya, so kailangan doon mismo kukunin sa kanya. Kung may tutulong man, dapat sa iba nagagastos siya. Pero yung pangbili ng kafan ay dapat ay manggagaling sa pira niya mismo. Pero kung wala, ay doon kukunin sa
kung sinong nararapat maggasto sa kanya. Tatay niya, kung buhay, o sino man ang pinakamalapit sa kanya. So ang kafan sa lalaki ay tatlong patong, no? Salaso, lafaif, tatlong patong. Tulad nito, yung Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kafana bi thalathati lafaif biduni kamisin wala izar. Ganito. Binalot ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ganyan, straight lang. Walang damit, wala siyang pinakadamit at wala siyang pinakamalong. Walang takip diyan. Ganito talaga, tatlong ano, na wala ng style. Subalit sa mga ulama natin ay pinahintulot nila yung ginawa ng mga ibang gumagawa sa patay, maskin tayo, minsan nagagamit natin, yung meron kamis at saka izar. Yung bubutasan dito, tapos yan, oh, ititiklop ganyan, no? Maari siguro na anurhin natin yan. Kukunin mo ito. Ha? Oh. Anuhin sa gitna, tutupin mo sa gitna, kukunin mo yung sentro ng tila at guguntingan mo dito, tapos doon mo itatagos ang kanyang ulo. Ganon. Pinahintulot rin, pwede din yun. Depende sa kung ano ang nasanayan sa kamag-anak ng patay. So balit kung doon natin ibasis sa pagbalot sa Prophet Muhammad ay tulad lang ito. Wala nang style, wala nang mga ano pa, wala nang damit. Ganyan lang talaga. Yung tatlong lafaif, yung tatlong patong ay pinagpatong-patong lang ganyan, no? Dito sa pagpatong ng damit, kung sakaling yung ibang tila kasi, buti to malapad. Ibang tila, naka-slice ng maiksi, mga dito lang, isang metro lang yung lapad niya. Ang gagawin mo, bago mo yan ilatag, ay pa-slide mo para lumapad. No? Isang tila ganyan, pagpatungin mo ng konti, ganito, bali lumapad siya. Tapos yung pangatlo, sa gitna mo siya ilatag. No? So ang resulta, malapad siya. Pero kung ganitong malapad rin na tila, hindi na kailangan palaparin pa kasi siya ay na-slice ng malapad, so kailangan ganyan na lang, tatlong ano. No? Yun sa lalaki. Kung sa babae naman ay khamso, lafaif. Lima. Limang patong. Yung dalawa dyan, ayan na yon. Kunin mo yung dalawa dyan, gamitin mo. Ang idagdag doon ay al-kamis. At saka al-izar. At saka al-khimar. Yung tandong niya, no? Sa babae ay dalawang patong ito, tapos kailangan mayroon siyang ganun, yung kanina na sinabi ko, yung bubutasan, oh, dalawa yan diyan. Mas marami yung babae, maging lima lahat. Bakit? Kasi yung katawan niya ay aurat, no? Mas maganda hindi markado yung kanyang hugis ng katawan, no? Halimbawa, maganda yung katawan niya, dapat hindi halata sa ano, kaya dapat lima. Hindi mabakat yung hugis ng katawan niya, no? Didanda so lawasin, naisitan ang kapalan para didanda so alog ulawasin. Bali lima, ha? Lima, pakauman lo na natubay kamisan to, tuba pitirok ng tokagina, doal izar, adong pinakamalungin siya ay, malungan to na nasa pagkaganati. Kababay, makuma siya. Mayabumbay, pendapasan mo kumambay. Ipapatong sani sa di dalam. Ipapatong samba sa di dalam. Tapos sa al-khimar na nasa tandungin. Tandungin na to, papagigan umbong kumambay. Napapatandung mo sa mamba ka, tandungan ang sa minatay. Patandungan mo. Bali pa mamba ka makalatag, dito sa pagkapan ay dalawang uri. Lagi na wala tayong tandong, no? Gagawing triangle.
Tapos sa madaling ano, parang pag talukbong rin sa taong buhay, no? Papagulo ng sambay, nanay si taupin buni ni. Upin ini kuanay nani. Rosaki mari nanto. Ha? Upin buni ni. Gada yalo mo pakasapang nani amika pembalut tanda. Na we pakasapang lon. Bali dalawa rin ang kaul ng mga ulama. Pwede siya ganito. Pwede siya iganyan yung patay, pwede rin ganito na, no? Ayan, gumagalaw na yung patay. No? Ayan. Pag talukbong ay yung iba ginagawa nilang dalawang ano, dalawang slice yung talukbong. Pero dapat una lang nalatag yan, pero wala pa yung patay. Dapat wala pa yung patay. Bangon ka muna. Bangon ka muna sa gantlet. Ha. Ayan, higa ka. Higa. Ganyan. Ayan. Higa ganyan siya. Pero dapat meron pa isa eh. Kasi meron dito lang itatali. Tapos ito na ang pangalawa. No? Higa ganyan lang siya. Ah. Higa ganyan. Ganyan. Kailangan open. Ha? Kailangan open. Sa baba yan ginagamit, ha? Sa lalaki, hindi na. Hindi na masyaro. No? Tubaw siya yung lalaki. Oh, yun nga. Mas lalo na sa mga ninuno natin, ginagawaan nila ng ano. Hindi naman yun, ano, hindi yun masyaro. Subalit, hindi naman pinagbabawal. No? Yun nga, may kanya-kanyang tradisyonal sa atin. Pati sa mga ulama, nagka-ikhtilap rin sila. Yung mga lalaki nga, iba sa kanila, ginagawaan din ng kamis, mayroon din izar, no? So, balit ang ating binabasihan yung mismo ginawa sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan, ganito yan ang gagawin, no? Niyabay tira po ang tuloy sa bangawa na. Ano ka? Higa ka? Higa ka. Niyabay niyo. Asumuhin namin natin yun. Ganyan, no? Tapos itatali yan dito. Itatali mo eh. Itatali yan ganito. Pero yung buhok niya, kailangan kung babae, sulapid ni bukin ang to siya eh. Ha? Talaw. Talaw ka sulapid. Ito ba yun ipamapatan o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kano kinapatay nung China? Papitalian kumay. Talo. Mapasad na naso dito na naman banda. Yung? Dulo na buk. Ah, dulo na buk? Hindi na. Pagsulapin mo kumay na. Pero papitalian din loy. Papagulo na nun loy. Why? Pasad mambay. Di rin yung pamanay na. Naday ng panayin. Sapo taman. Ato pambaka. Tendungan sa kanin. Tapos sa ginamin natin. Mambo. Hindi kaonan na to. Tuy. Kone kaonan na. Dilimpangan ni langon na punggulan doon na pagunan ni kaonan. Dapat mauna yung kanan. Ha? Ayan. Limbawa baba ito. Ha? Pwede siya ganyan. Pwede rin ganito. No? Oh. Pwede. Dalawa, yung dalawa na yan pwede. Walang bakas dyan. Ano yun? Walang discuss dyan. Walang problema. Ha? Okay. Ha? Sa toy. Kapagkuhan na ito sa pamanin ka pinaswan? Ha? Ah, yung izar, nandito lang. No? Halimbawa ito yung izar niya. Ayan. Halimbawa babae ka. Ayan. Hanggang dyan. Hanggang ito ilalabas to. Kasi tinambod ba ninan si sel kita. Mamba. Mamba. Nambay kuwana ni nato izari nato. Hoy, tama samba. Mamba pakaliyo intoy. Tapos sa sokamis na nanto bay pupuswan nato siya. Ha? Pupuswan na plumping ni naloy. Tama si. Papagigan mo, papagigan. Papagigan ng susolo. Mamba. Hoy. Mambay na pagtakapan. Paman niya bay na bay na ni na Pilipin. Ha? Ito na pangatlo. Tutupiin to ng gitna. Estimate mo na makabot doon. Ha? Makamot diyan. Kukunin mo to at tutupiin mo ganyan. Ayan, bubutasan mo dito.
Pagkabutas mo, kapag binalik mo ulit, ang resulta, mayroon na siyang butas na ganyan style. Parang style ng damit na to. Ayun. Tapos yung, kung magunting na yon, may butas na, ilalatag mo dito yung kalahati, dito yun yung butas. No? So, igaganyan mo, tatagos yung butas dito. Maging open ang kanyang mukha. Why? Why? Papasok yung ulo niya dun sa butas na yun. Kasi igaganyan mo siya. Yung ikaw na, pag yung hijab ba ito? Oh, ito ang mauna. Tapos dito yung hijab, kulunan. Ah. Okay. So, kapag ganyan na, higa ka naman. Na? Halimbawa, ayan na yung babalutin. Ayan. So, mauna yung kanan. No? Ito yung kanan na to. Halimbawa, malalaki na to siya. Dad, wala na. Wala na. Pero sa ibang ano na mayroon, so balit ang binabasihan natin, yung pagkapan nila sa Prophet Muhammad, wala. Ganito lang, straight. Walang mga, anong mga chitsibulitsi na yan na mga style. Na, diretso lang. Ito yung kanan, no? Ito yung kanan. Kanan to, no? Ayan. Di ba gupitin mo? Ha? Di ba gupitin mo? Gupitin? Di sa tali. Hindi na. Pangtali yung way. No. Gupitin yung pangtali. Bawasan to ng pangtali, no? Pwede mamaya pa yung tali. Pwede rin pahigaan mo na sa kanya. Pwede rin mamaya na yung tali. Tatapusin natin to. Ay, isusunod natin to. Pwede rin nilatag, pwede rin mamaya. Kasi madali lang yun eh. Hindi, yan. Brasil ikaw na mara? Di, kuhan na, single-single mamba. Tapos sa, kanan na naman ganyan. Tapos kasunod to. Ayan. Tapos kasunod to. Tapos kasunod to. Ngayon, kukuha ka ng tali. No? Kukuha ka na ng tali. Sa tali, kung matanda na, adult na ang tatalian, ay limang. Ha? Limang ano? Rabat. No? Basta adult, ni maslar na tao, na lima. May abay kalundun ini, na lima katali. Dua siyay, isay ka dua lo, sista kapusan. Huwag tapos sa talo, timans ka ni siyay. Talo. Bali lima. Siya ka ng mga tome, nang baso lima rukun. Huwag ka na pandita yung tuwila mo. Dito lo. Bali, tatalian yan dito. Ang pagtali ay madali lang. Na. Yan mo. Halimbawa yung dun sa ano. Na? Ayan, papasok mo yan dun. No? Tatalian mo rin dito. Tatalian yan dito. Yung pagtali, kailangan hindi magpit na ano. Kaya ba kumbala sa nanan? Yung hilain mo lang, matatanggal. Sari kunot. Oh, sari, ano to yun? Sari kunot. Sari kunot. Sari kunot. No? Yung pagtali na ganito, hindi siya masyadong higpit. Ganyan, tapos yung mayroong ganyan. Yung hihilain mo dito ay ano. Kasi kung doon na sa libingan, ay tatanggalin yon, subalit hindi rin ilalabas sa kubor yung tali niya. Doon mo lang siya sama. At least natanggal, no? So, mayroong mga ulama na ang kanilang katuruan ay bubuksan ang kanyang mukha kung doon sa kubor. Paharapin yan doon, ganyan. Kasi kung maglagay ng kubor, inshallah, datnan din natin sa sunod kung paano yung paglibing. No? So, bubuksan daw ang mukha. So, kawanan ang paanuhan. No? At lagyan ng labin. Ay, lalagyan ng labin. Sabihin ng labin yung ano yun, lupa na pinatigas na maging unan niya, tapos adon rendad niya, adon rendad din sambay. Ha? Pagumbal nito. Weda, dataw pa rin ang mama kasi ataw pa sa kapumbalot. Bali, mama, may kapumbaloton. Rusa, hindi kapumbalot lang nanto. Nagkapakaya pagupinan kagagalo adipan pakaganat. Na halimbawa ito nakatali to. Pwede mo buksan ang kanyang mukha habang inaantay pa yung mga ibang kamag-anak. Halimbawa, niliguan na, binalot na. Pwede mong pabubuksan ang kanyang mukha at saka yung taong patay ay maari mo siyang halikan kahit siya ay patay na. Yung Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa niya sa kanyang mga sahaba. Yung Uthman bin Mad'un ay nang mamatay siya ay hinalikan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung Abu Bakar nang mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinalikan niya rin yung propeta na siya ay patay na. No? Hinalikan niya habang siya ay nagluluha, habang siya nakakaiyak.
sabila bi ummi wa abi anta ya Rasulullah tibta hayyan wa mayyitan. Napakaswerte mo sabi niya ya Rasulullah, napakaswerte mo sa iyong kamatayan at iyong pagkabuhay, sabi ng Abu Bakar. So hinalikan niya dito sa noo. Wa qabbala bayna aynayhi, hinalikan niya dito, no? So pwede yan. So balit ang hindi pwede humalik ay yung ajnabiya sa kanya, no? Yung halimbawa lalaki, bawal siya halikan ng mga babaeng hindi niya kamag-anak. Ha? Halimbawa yung mga kasintahan mo, hindi kanya pwede halikan. Ha? Ayun. So babalutin ng ganyan, ganyang balot, ang tatlong balot kung ito ay lalaki, kung babae naman ay lima. Ha? Lima ang pagbalot sa kanya. Dito sa pagbalot, ang naiwan natin, kada patong ng balot ay lalagyan mo ito ng hanot. Wala sa atin yung hanot eh. Pabango. Pwede na expire na pabango. Kapalit na yun kasi wala tayong hanot. So lalagyan mo ito ng pabango. At tulad din ng pag-aral natin last week, katapos mo itong liguan, lalagyan mo ng pabango yung pitong maudi o sujud. Yung pang sujud niya, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. No? Yung naididikit niya sa pagsujud niya, yon, lalagyan yun ng pabango. Tapos kung dito sa pagbalot, ay lalagyan din ng pabango ang lahat ng layer. Bawat layer ng ano, lagyan ng pabango. At saka dito sa, mas lalo na kung babae, dito sa dalawang bungaw niya, sabi ng Maranaw, no? Yung dalawang exit ng dumi niya, no? So mag-ano ka doon ng pwede cotton na makapal at ilalagay mo dito paganyan. Para kahit saan doon lumabas ang dumi, harap man o likod, ay hindi kumalat sa kanyang kapan. No? Mas lalo na kung medyo matagal na nabangkay, medyo halimbawa kahapon na, ngayon lang niligo. So lalagyan mo yan yung kanyang mga tainga ng cotton. Ang kanyang ilong, kasi niminsan tatagusan niya ng dugo, ang kanyang bunganga, no? Pwede mo agapan na lalagyan mo ito ng cotton, no? Kapag may lumalabas na mga dumi galing sa loob. So pwede yan. Pero yung kung sariwa pa, ay kahit hindi naman yung lalabas. At saka bago mong balutin, ay tulad ng sinabi natin last week na kailangan ay, ano pa yun? Lalabas. Hihilutin mo to paano? Ha? Ingat ka, katotilam yun. Kaya nabibiyag pa nila. Okay. Hihilutin mo yan, no? Bago mo siya liguan. Okay. Ganun lang, no? So, kagkatapos yun ay balutin siya ng limang balot. Tapos paanuhin na sa kibla, no? Paharapin ng kibla. At doon na sa sambayangan. Ito na ang kasunod. Sa sambayangan, kung lalaki, ay sa pagitan ng kanyang ulo tatayo ang imam, no? Halimbawa ganito pagsambayang lalaki, dito tatayo sa pagitan ng kanyang ulo. Kung babae, ay dito sa pagitan ng kanyang pinagpangaling kakapan niya, ha? Samba patindig su imam kakan kapit sambayang inon, inshallah na namamatawon siya sa kapit sambayang i mga atula na kapit sambayang lunan aming kadaran idsa siya sa kanu kapagkapan na mikar kalugudo na taga kalona na kapakaya ip ko na tao inshallah taala. Madali lang yung pagkapal yung perfume, sunnah, ha? Sunnah yun. At pwede rin hindi puti, yun ay pagkapan sa normal na patay. Kung shahid, yung namatay sa digmaan, ay hindi na kapanin, hindi na babalutin ng ganyan. Kung anuman ang damit niya sa pagkasahid niya, ay yun na ang gagamitin, kasi darating pa yun na dadagdag yun na magsaksi sa kanya yung damit niya. Darating sa kabilang buhay na ganun din, butas rin yung kanyang damit. Halimbawa tinamaan dito. Ha? Dear Piguan. Dear kanyang Piguan, dear sabayin, Derek Kalbang. Kung shahid, sa maarka. No? Shahid si... Didin. Wala na ganito. Yung shahid namatay sa gira. Pangalawa, ay yung namatay sa pag-hajj. Yan namatay naman sa pag-hajj ay sa sambayangan din, ikakafan rin, subalit ito ang iingatan, hindi talaga balutin ang kanyang ulo. Babae man o lalaki, kailangan wala siyang khimar. Mawala to kung siya ay mag-hajj. Khimar. Naging khamr. Khimar.
May alip ha. Kung hammer ganyan, naalap ka. Ha, kailangan may alip. Walang tandong kahit babae kung siya ay namatay sa pag-hajj. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati mulabbiyan, sapagkat darating siya doon sa kabilang buhay na naka-ihram pa siya, no? Doon sa kabilang buhay na nakakaiba ang kanyang suot doon para rin siyang mag-hajj. Kapangalawa ay yung taong nasyahid darating sa kabilang buhay na kung ano man ang damit niya yung pagkasyahid niya. Halimbawa mo nabutas dito, tinamaan ng bala sa pag-jihad. Eh ganun din siya doon sa kabilang buhay. Ano pahiga o pauko? Pahiga na rin. Sa paglibing, pahiga na rin. Na? Pahiga na rin. Tapos doon sa pagbalot, kailangan naka-ano to, nakatayo to. Ha? Waltaffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idhinil masaq. Kailangan nakatayo yan pagbalot mo sa kanya. Tapos dito mo pipigilan. Pwede ba kapangaling kakap? Dalawa rin ang paliwanag ng ating mga scholar, mga ulama. Pwede siya nakaganyan, pwede rin hindi. Na? Pwede rin hindi. Hoy, kapakasuruan. So kapag na diritsyo. Hoy, mas mapayapanimanan. Para walang bukol yung pagbalot sa kanya. So, maganda pa yung ganyan. Para diritsyo na lang. Na? Diretso na lang sa kanya. Madali siya balutin. Yung pagbalot ay dalawang klase. Depende sa lugar ng pagbabalutan mo. Mayroong bumabalot na kung saan niligo ay doon na niyang binabalot. Ganito naman ang paraan. Alis ka dyan. Halimbawa, dito, halimbawa dito ka niligo. Dito ka na lang humiga. Halimbawa, ikaw patay ka dyan. Yan ka lang. No? Ayan, higa ka dyan. Ang gagawin sa tila, kung halimbawa kung saan siya niligo, ay doon din siya binalot, ay plulunan ineng. Plulun ka, ha? Plulun? Uy, plulunan. Sabayan mo ako. Malulun na. Yan. Ay, hanggang? Dalugar. Hanggang kalahati. Halimbawa ito, kalahati ng natira. Ganyan mo lang. Tapos ang gagawin mo sa patay, tagilirin mo rito. Isiksok mo dyan. Tapos babalikin mo ang patay. Tapos gano'n. Natapos yan, babalik mo na ito. Ayan. Kung saan man mo siya niligo, doon mo rin siya babalotin. So wala ka nang gagamitin na isa pang lamisa. No? Gano'n ang gagawin? Gaganyan mo na. Halimbawa walang lugar. Halimbawa walang lugar. Mas lalo na sa atin dito sa Manila. Lagi na lang masikip. Kung saan mo niligo, ay doon mo na lang babalotin. Subalit dapat yung niliguan mo sa kanya, yung tumagos yung tubig. No? Hindi maistang. Pag-ibig wala na tubig, ayaw kailang buli. Depende rin sa sapat ng ano, ha? Kasi pinag-aralan natin last week, mayroon tayong tatlong klaseng ililigo sa kanya. Yung normal na tubig, tapos yung tubig na may sabon, tapos yung tubig na may pabango. Pinag-aralan natin, bali tatlong ano. Naka-absensya noon, no? Yan, inshallah ta'ala. Ano? Tapos na yung pagligo eh. Dito na tayo sa pagano. Sa sunod, dito tayo sa pagsambayang. Inshallah ta'ala. No? Sa sunod arba, sa pagsambayang. Tapos paglibing na. So ngayon, ang didiscuss natin ngayon ay pagkapan. Pagkapan pa lang. Miyakatagataga. So ay. Kaya kailangan bago siya liguan, last week na pag-aralan din namin, no, bago liguan ay hihimasin mo muna 'to. Ha, lang ganyan. No. Na? Hihimatan. Kailangan bago mo siya liguan, ay ano kan? No. Oh, ganyan mo siya. Gumakalma ko? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.